taas na. Uy! Eto na yung hose na pinabili natin kay tatay, mga kapanalig. Eto, naiduktong na yung tubo na to, mga kapanalig nyo. Yan, shoutout kay Sir Glenn De Los Santos. Yun o, eto na ang ating contador na bagong-bago, fresh na fresh, mga. Uy, meron na, fountain. Uy! Konting pagtitiis na lang. Yun, pwede na mag-shower! O, diligan natin yung mga halaman sa paligid. Simula na Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ito yung araw na binanggit ko sa inyo noong nakaraan. So magkakaroon na tayo ng tubig mga kapanalig, no. So nandito na, inaasikaso na nila yung pagkakabit. Nakabili na rin tayo ng tubo tulad ng sabi ko sa inyo. At ito na siya, diba? Meron na tayong tubig. Pag natatai tayo sa baba, hindi na tayo magpupunas ng dahon. Atay. Nagwe-welding si Utol eh. Nandito na si Daddy Oms. Yan, nagpasabay tayo ng kawad. Alright, at ito, sapat na kaya yan, tay? Maraming mga pamorma, no, para sa ating poste ngayong umaga na ito. Yun, at nandito na rin si Kuya Terry, mga kapanalig. Yan. Ah, ina naman na, tinanggal mo na aga ni Kuya Terry. Kasi kami pagpupunta, mga kapanalig, doon sa baba, mga alas 9 na. Ayan. Pia, ano pangalan mo? Ha? Morris. Yan si Sir Morris yung nag-asikaso ng ating tubig ngayong araw na ito. Mabilis lang mga kapanalig pag nag-apply ka ng ano, no, ng tubig. Ang mahalaga, meron kang pambayad, kasi pag wala kang pambayad, hindi ka rin ma-apply. Tama ba ako? So kailangan talaga budget, no. Ayan. So dito na po yung pinakatubo ng tubig. Yan, parang sa amin din ganyan na lang din, tapos iduduktong na lang yan. Dito kasi mga kapanalig, hindi uubra yung poso kasi mataas 'to, bundok, no. Bago ako makahukay, ilang tubo pa yung kakailanganin mo, 'di ba kuya, no? Masyadong mataas. kahit malapit tayo sa dagat, ang problema nga lang, syempre, medyo ano tayo, mataas na part. Mahirapan tayo, gagastos tayo sa tubo. So ito na yung tubo ngayon. Yan. Ito po yung tubo na yan. Right. So yung bakal na yan, hanggang dito lang yan, no. Tapos yung hanggang doon sa baba, ano na yung pinabili natin kay tatay na tubo na kulay asul. Iano na lang natin sa gilid ng right of way para hindi siya madaanan. Baka kasi ano, mabutas o madurog. Yun. So bali dito natin itatayo mga kapanalig yung metro. Gilid ko marami talaga. Mm, yun. Ayos. Ano may right of way na? Aha. Di ko kaya maano pag may nag-park. Ah, sa bagay, ano na naman. Daanan lang naman ng ano. Aho, yan. Storbuhin muna natin yung alagang aso ni Kuya. Dito muna kami gagawa. Okay, so maya-maya lang makikita natin kung paano yung proseso ng pagkakabit ng tubig. Ayun, sabi ko nga mga kapanalig, masaya ako ngayon, no. Kasi ito yung isa sa problema natin, yung pagpapakabit ng tubig at kuryente. So ngayon, ang problema na lang natin ay ang kuryente, no, after neto. Buti na lang nandito si Kuya Terry na sumusuporta. Naghuhukay lang sila dito kasi diyan papadaanin yung tubo. Hindi naman pwedeng nakaano yan mga kapanalig, nasa ibabaw. Kasi maraming dumadaan din dito para mas safe yung ating linya ng tubig. Naghuhukay sila ngayon ng kayamanan mga kapanalig. Baka mahukay nyo yung Yamashita Treasure Kuya Terry, ha. Ako rin mga kapanalig, wala akong idea kumbaga, meron pala akong konting idea lang kung paano iduduktong. Ang sumasagi lang sa isip ko, syempre once na binutas mo yung ano na yan, tawag dito, yung tubo na bakal, pupuslit yung ano, pupuslit yung tubig. So titignan natin mamaya kung paano yung paraan nila. So yan, yung tinatanong ko, diba malakas ang pressure niyan. Pag binutas mo yan, pupuslit yan eh. Tignan natin kung paano yung paraan nila. Hindi naman pwedeng ako yung magpapakabit ng tubig tapos papatayin sa pinaka main para lang makabit, di ba? Ang dami mga apektuhan. Ayun, di ba? Nasagot agad yung tanong natin. Meron pala ditong malapit na patayan mga kapalalig ng tubig. Yun yan, talagang number one na talagang mahalaga dun sa part na yung tubig nga. Kasi, syempre, matagal-tagal pa tayong gagawa dyan sa kubo. Napaka-importante pag ano, inumin, pwede rin syempre sa paghahalo ng semento. Yung pandilig ng halaman, di ba? Para po. Pinumutasan na. Uy! Mahina lang presyo kasi nakasara nga dun sa pinaka ano. Pinaka main switch. Oo, Parang hindi lang ah.
may tubig na tayo. Pwede na to, kuya. Dito na lang kami igib. Ayan na, ang tubig ng buhay. Mamaya makakarating na yan dun sa baba, mga kapanalig. Daling hugas muna tayo. Freshness. Yung tubig dito, mga kapanalig, kahit galing sa gripo, no? Pag ininom mo, walang lasa. Para talagang bukal yung ano niya, no? Yung lasa niya. Pag pupunta kami ng bundok, parang mga ganun. Kasi pag nawasa sa amin sa nawasa sa nabotas, na ano eh, na amoy mo o nalalasahan mo yung amoy ano, tawag dun, chlorine ba tawag dun? Basta ganun. Ano ba tawag dun sa inahalo sa tubig? Kalimutan ko pa. Hayaan nyo na nga. Nagumpisa sa maliit, ngayon malaki naman, mga kapanalig. Hindi pa kaya. Babasa yung barena. Oo, medyo ano pa siya. Ah, kailangan i-drain muna. Oo, mababasa kasi yung barena. Baka mag-cause pa ng kuryente yun, mga kapanalig. Kaya hintayin muna natin maubos yung tubig bago butasan na malaki. Kaya pa rin daw. Ah? Kailangan daw butas. Baka ba? Baka ilang oras na hindi pa nakapambuhos ng ano. Renidoro. Ito, malaki na to, malaki. Matigas talaga. Yeah, kinakabit na nga po. Meron na tayong tubig. Si Kadede nagtatayo pa naman ngayon. Kailangan ng tubig. Sabihin mo kay Kadede, makakit tuta. Ano yan? Kuya bakal ba yan? O ano? Plastic to. Ah, plastic. Mas maganda yung plastic. Kasi sa bakal, kasi napuputok yung bakal, mga kapanalig. Eto na yung hose na pinabili natin kay tatay, mga kapanalig, no. So inabot siya ng nasa 4,800 data. Dalawang roll yun, ah. Asya na kaya yan, hanggang doon? Kulang ito, pero sobrang na ito. Dalawa. Ah, okay. Matitirin na ito. Kinabahan naman ako sa'yo. Kinatanong ni parang pilaw kung magkano lang yung kasaksak na kurite. Itawagan pa. Oo nga pala. Ano ba, boss? Nakigamit pala ng kuryente tayo dito. Oh. Akin na po yung lagpas sa minimum. Nakigamit pala tayo kay kuya ng kuryente, mga kapanalig, no? Wala pa rin tayong kuryente. Matagal-tagal pa kasi pag-aasikaso ng kuryente, mga kapanalig. Maaari naman kayong pakabit muna ito kay Terry. Oo. Pakabit muna kami sa'yo, kay Terry. Ako na lang bahala sa kuryente mo pag ano. Ito, naiduktong na yung tubo na to, mga kapanalig, no? Yan. Unti-unti na natin nakikita ang proseso ng pagkakabit ng tubig. Tubig ng buhay. Bumili muna tayo ng merienda, mga kapanalig, para dun sa, yan, sa mga gumagawa dun sa tubig natin, no? Yan, mahirap din yung ginagawa nila, hindi madali. Tara na. O kaya. Shoutout po kay Sir Gary. Tama. Shoutout natin siya na si Glenn De Los Santos ng Malaban. Number one pass mo, yung last time na pinashoutout ko sa'yo. Yan, shoutout kay Sir Glenn De Los Santos. Yan, maraming salamat po sa suporta. Yan, pogi ng motor ng sir. Saan ko kayo galing? Papuntang Balayan. Apalis pa lang ko kayo? Nagkasikaso ng mga gamit. Salamat po. Si Sir Gani yung presidente ng ano dito. Tama tayo, no? Ang presidente ng tubig. So sa kanya tayo lumapit, mga kapanalig, para maasikaso itong ating linya ng tubig dito. Pwede na palang vlogger si Kuya Terry. Mukhang nagpa-practice ka na. So isang target pa natin doon, mga kapanalig. Bibili tayo nung katulad nung pinahiram sa atin ni Daddy Oms, no? Yung ganung drum kasi maganda yun. Para kahit mawala ng tubig, meron tayong stock. Hindi tayo mahirapan. Eto, mga kapanalig, hindi pa to nakabukas, no? Pero tignan nyo naman lakas na ng tubig. Lalo na pag nagkaroon na ng pressure yan. Tapos nasa baba pa tayo. Ang lakas talaga ng takbo ng tubig doon, mga kapanalig. Siyempre, pag ganun yung daan eh, yung tubig nung bulusok hanggang doon sa baba. So ito yung ginagawa nila ngayon, mga kapanalig. Lagyan ng trend. Tama ba yun? Trend yung pinakaano ng tubo. Pag-connecta. Yung nakikita nating guhit doon na bilog sa tubo. Yung pala yung proseso. Ngayon ako nakakita niyan eh. Tapos na tayo sa isang side, naman. Eto na si Kadede, si Boy Tae ngayon, ang tawag ko dito. Nagtatae kasi, mga kapanalig.
nakalima na sa umaga. Sabi ko hindi ka na magpupunas ng dahon sa pet kasi may tubig na tayo. Oo nga. Dumadayo ka pa dun sa pinakaano eh. Dadalhin natin dun washing. Dadalhin natin tayo maglalo ah. Nag-aalala tuloy ako pag nangungumpay sila ng baka, baka matapakan yung mga ano dun eh. Dinagin na makakotong tayo. Dito na ilalagay yung pinaka-metro natin mga kapanalig, no? Yun, para nga matibay, nakasandal na yan dyan. Ito na yung pinaka-gate valve natin mga kapanalig. So dito iduduktong yung metro natin. Sa ngayon, bubuksan na yung pressure ng tubig, no? Dahil meron ng gate valve. Pag binuksan. Nakasara naman eh. Yun, no? Ito na ang ating contador na bagong-bago, fresh na fresh mga kapanalig. Yan, 00 daw yan, no? O yan, 00. Ayos. Say. Magkano kaya mababayaran natin sa bill ng tubig? Hindi naman tayo malakas sa tubig eh, kasi hindi naman kami naliligo gano. Tsaka hindi kami naglalaba. Uy, meron na! Fountain! Lakas! Dito kasi nung araw daw mga kapanalig, ang ano talaga dito, nabanggit ko na naman ito, no? Galing po ba sa Bukal? Sa Bukal. Tapos lahat sila doon pumipila. Tapos yung Bisaya, doon sa kabilang bundok pa yun mga kapanalig. So dito pa sila pupunta sa Matepok para makapag-igib. So gamit nila yung kabayo para yun doon nila ikakarga yung mga tubig na naigib nila. Pasan. Ha? Ah, Pasan pa o. Taga-Bisaya. Ano, layo nun mga kapanalig doon pa yun sa kabila o. Ano ko, kumbaga, bababa ka, tas akit ka na naman, tas babalik ka na naman. Kaya malakas talaga ang katawan ng tao talaga. Oo. Alas dos na madaling araw nag-aano na sila nagigib kasi unahan sa pila na unahan sa pila yun, no? Kinakabit na po ang dagdag gastos natin. Dagdag bill buwan-buwan. Sa buong buhay ko mga kapanalig, first time na magkakaroon ako ng sariling connection ng tubig na nakapangalan sa akin. Sa Bukana kasi ano lang doon, alam niyo naman nagaling lang sa balon, no? Yung tubig. So ngayon ito, first time in my life, 31 years old na ako ngayon. Sariling connection ng tubig. Nakapangalan sa akin. Lakas. Uy! Tubig ng buhay. Si Kaparites pala to, si Kuya Terry. So nakita nyo mga kapanalig. Sinindihan ko kanina, may bumulusok na tubig. O yung may bill na tayo sa tubig nun. O, ayon ang ano ng reading nun. Umpisa ng reading. At ito naman ang susunod natin ngayon mga kapanalig. Itong nabili nating tubo na yan, ipapalakad na natin dyan hanggang doon sa ating lupa. Malayo-layo yan mga kapanalig, kaya dalawang rolyo yung binili natin para magkasya talaga. Ayan, ito na. Ano ba tawag sa tubo na yan? Kasi nabibend siya, no? Hose. Flexible hose. Flexible hose. Flexible pipe. Oo. Tignan natin kung hanggang saan naabutin niya na. Alam na, tulong eh. So linalagyan na ng thread itong ating hose mga kapanalig. Kaso nga, yun para nga, mahirap pa yung magsimula. Dahil ano lang yan, plastic lang yan, kinakamay na lang. Hindi naman matigas yun eh. Yun o, may thread daw. O ha? Eto na. So bye-bye natin. Ito na. Mabait pala tong aso na to. Lagi ako natatakot din. Mabait pala yan. Mabait yan? Oo. Ito na. Yan na. Yun. Up, ya. Yan, diyan. Yun. So ibabaon na lang natin yan dyan. Ibabaon na natin. Hindi, kahit tuloy hindi na. Apo, din, ito lang yung nakalawit. Ano, pihit, pagayaw. Yeah. Malapit na tayo magka-tubig. Haba niya, no? Ingat, baka tete-tano ka pa dyan. Konting pagtitiis na lang. Hindi na tayo mga problema sa tubig. Ito na yung pinakahangganan, no? Dito sa may pigirin ni Tatay Sunny. Tapos meron pa tayo isang rolyo hanggang doon. Sobra-sobra mga kapanalig. Kala namin bitin eh. Ito na yung lupa natin, di ba? Saktong-sakto yung hose na nabili natin ng dalawang rolyo. Pero kulang pa yan kasi may mga instalasyon pa tayo sa kubo eh.
no? At pero tsaka na yun, ang importante meron tayong ano ng tubig dito. So habang kami naghahatak ng hose, ayan si tatay, init na init sa baba. Pinantay niya na yung flooring, mga kapanalig, ng ating pinaka-underground. Sipag ni tatay ah. Hinihintay lang natin yung biniling plywood, no? Yun! Pahinga ka tayo, baka mabigla ka. So nagpatagdag na tayo ng biniling plywood, mga kapanalig, kasi ang plano namin, makasahan muna lahat ng lahat ng poste. Tapos pag meron na siyang pinaka-forma, tsaka kami maghahalo ng simento para puro buhos na lang ng buhos. No, tayo na. Yung hindi na babaklasin, tapos ililipat, baklas, lipat. Nandito na si Utol, yung pinabili natin doon sa hardware, mga kapanalig. At ayan na yung materials natin na plywood. Salamat kay Utol sa pagbili. Ito na yung mga materials kanina na pinalitan natin, mga kapanalig, no? May kasama na siyang gripo, tapos elbow. Yan. Kakabit na doon. Ayun yung ayun pa itatawag na coupling. Ay, union pala. Balik na tayo. My goodness. Ah! Ingal. Kinuha ko yung bag kasi nga naiwan ko doon. Nandito yung kape, no? Pati yung tinapay din nalang ni Utol doon. Papameriandahin muna natin si Daddy Oms. Yan, dapat matibay ang pagkakabit niyan, mga kapanalig, kasi malakas yung presyo nga ng tubig. Pag di matibay yan, maghihiwala yan. Yan ang tinatawag na union. Yeah. Union o union? Union. So malaki pa yung sobra, mga kapanalig, nung host natin, no? Ang gagawin, hindi namin ipipix yung pinaka gripo, mga kapanalig, no? Para if ever na gusto naming maghalo doon sa loob, pwede namin hatakin yung host na yon. Tapos kung pwede na, kung gusto namin dito, pwede namin hatakin. So tsaka na kami magpapa installation ng mga tubo-tubo pag nagawa na tong mismong kubo, mga kapanalig. Sa ngayon, okay lang naman yan. Dahil dyan lang naman kami kukuha ng mga, yun nga, pwede rin naman inumin kasi malinis, mga kapanalig, no? At yan, si Kuya Terry, sinasalansa lang na maayos yung tubo na natira. Mahaba-haba pa yan. One down, isa na lang, kuryente. So medyo sobra yung nabili ni Utol na elbow, pero magagamit pa naman natin ito, mga kapanalig, sa loob ng 10 years. Kasi hindi pa natin alam kung kailan mabubuo yung kubo. Hindi, magagamit pa naman natin ito. So, yan, lapit na. Kabit lang ni Kuya yan. Pwede na tayo maligo dito, mag-shower. Sarap na mag-trip dito, mamasa ah. At ito na si Utol dito, mga kapanalig. Tumutulong na dito kay kay Daddy Oms, no? Hinintay lang natin si Kinday, kasi dala niya na yung lunch natin. Tapos yung kala na maliit, importante yung kasi doon kami nagiinit ng tubig para sa pangkape. Tama yung payo ni Kuya, no? Na hindi i-fix yung gripo, mga kapanalig. Kasi nahihirapan kami. Pag yung gripo ay nakapix, ginagawa namin, nag-iigib kami sa timba, tapos saka namin ilalagay sa halo. Hindi katulad ng ganyan. Bubuksan lang namin yung gripo, nandun na. Rekta na, mga kapanalig. Hindi na kami mahirapan magbuhat-buhat pa, no? O ba? Ayos ng hideout natin, ha? Ayan na yung pinaka-flooring natin, mga kapanalig. Pwede na? Pwede na mamaya? Pwede na siguro mamaya tambayan yan. Kailangan duguan para matibay. Si Kadede ngayon, hindi maganda ang panlasa, mga kapanalig, no? Nasobrahan po sa kain ng tahong. Binibiro, kinain niya. Yung ka? Lomi? Lomi. So ito na yung ating header. Ayan. So ano na lang natin? Itutuloy na lang siguro natin yung kung hindi kakayanin ngayon yung pagkaasa ng mga forma. No, kasi wala nga si Kadede, mahirap eh. Ayan. Wala si Foreman. Ayan lang. Ito na yung pinaka-flooring natin. Taas nung kisame, no? Kahit talunin mo, hindi mo maabot. Ayun yung kisame namin, nakita mo. Ayan yung langit. Ayan na. Di ba, mas okay o no? Kasi pag may halo dyan, hihilahin na lang. Kasi kung gusto mo dumumi dito sa baba, hihilahin na lang din. May panghugas ka na. Ayan. Ayan, nabaklas na ba yan? Oo nga, nabaklas na. Binaklas ko kanina dito. Pinagbabaklas na ni Kuya Terry yan. At maraming salamat kay Kuya Terry dahil tinulungan niya tayo na yan, mag-asikaso rin dito yung tubig natin.
Yun, pwede na mag-shower. Sarap sa pakiramdam. I love it. Oh, pwede na tayo mag-shower, tol. Shower na. Oo. Hindi, maglalagay tayo dito ng CR na panglabas na may shower, no? Oh, diligan natin yung mga halaman sa paligid. Oh, yan. Meron na kayong tubig. Oh. Yes. Ayos. Ang saya sa pakiramdam pag merong natatapos sa isang araw na mahalagang bagay katulad nitong tubig, no. Mga kapanalig, meron tayong bisita. At ayan, bebentahan niya po tayo ng dejo. Okay, para sa ano po 'yan? Ito po yung pina content na muna namin. Na-meet ko na rin po yung ano yung si yung kapatid mo si Kawto Chasi ano. Ah. Yung nakarang kailan yun? Nakarang buwan lang po ba? Mm. Oh. Ah, ayan po talagang content binibentahan na. Nyo 'yan. Hindi namin binibenta 'yan. Mm. Palit 'yan ng mga sirang cellphone. Ah, ganoon. Oh. Ano kayo, gumagawa kayo ng sirang cellphone, hindi. No? Ah, inaano niya lang din. Kami ang nagbabasag ng mga sirang cellphone. Ah, ganoon. Ginawa namin yung pinaka board tapos ibibenta po namin sa Dasma po. Sa totoo lang po, idol, hindi lang po taga kami taga Kalakay. Mm. Taga Dasmariñas po kami, pero may bahay po kami sa San Rafael. Ah, yun pala. Doon po kami naninirahan. Anong YouTube channel mo po? Adventures Noy and Ted. Adventures Noy and Ted. Ikaw lang mag-isa sa content mo. Hindi, dalawa po kami nandoon si Noy. Ano po siya, tanto yung nahirapan siyang bumaba. Oo nga po. Kasi dito mga kapanarig, malalim dito kasi talaga . Tapos pag inakyat ka, hihingaling ka talaga. Hihingaling ka. So meron silang dala dito. Kaso wala po akong sirang cellphone . Oh, wala problema. Yeah, so supportan natin mga kapanarig dahil talagang nagsakripisyo pa sila. Siya bumaba dito kasi yung kasama niya nga. Magkasama lang kayo sa channel. Oh, dalawa po talaga kami. Oh, yun. Adventures po talaga ano yun. Oh, okay, yun. Ano kayo, mga kaibigan lang? Magkumpare po. Ah, magkumpare. Oh. So ayan mga kapanarig, iaano ko na lang sa screen kung ano nila. Yung tawag dito, yung link. Oh. Ito po talaga yung namin. Mm-hmm. Ito may bibigyan sa'yo munting regalo sa'yo niyan. Wow, salamat. Sa wakas, makakapagsampay na si Inday na maganda-ganda. Pati itong pang-vlog namin sa inyo. Joke lang. Yun. Salamat po dito. Paday, alam mo na ha. Maganda na ang panglaba. Sama mo lahat dyan. Salamat. Salamat kay Kuya. So, supportahan po natin. No. Sabi ko ka sa inyo, yung mga pupunta dito, mag-ready kayo. Sakripisyo talaga ang pagbaba at pag-akyat. Ingat ako, good luck. Kaya importante na magawa talaga yung ating mga kapanalig, yung right of way. Kasi pwede tayong magmotor paakyat or pababa or magano tayo ng elevator or escalator. Nakalimutan ko i-vlog. Nandito pala si Kautoy mga kapanalig, no? Kasi merong mga bisita kanina na pumunta. At ito, nandito si Kautoy kasi meron siyang kinuha na damit, no? Merong nag-sponsor ng 5 t-shirt na Louie TV kapanalig. Kaya maraming salamat po kay Sir Bobby daw. Sir Bobby, maraming salamat. Kautoy. Bobby Bautista. Oh. Hindi ko alam kung Bobby Bautista. Welcome dito sa aking Hacienda Lucito. Ayan. Welcome. Ano masasabi mo, pare? Press ko ba? Oo, sobra. Oo. Sa bagay, dito talaga yung wala talaga maghahabol sa dito. Sabi ko, bago po kayo makababa dito, mahirap. Tsaka ang challenge dito yung pabalik paakyat kasi talagang hihingaling kayo, no? Hindi ka pwede magdala dito ng 40 pataas. Kailangan kailangan yung medyo malakas pa ang tuhod, mga kapanalig. At yun na nga, mga kapanalig. At dahil meron na tayong tubig dito, ayan, masaya na tayo. At gusto ko lang tapusin ang vlog natin ngayong araw na ito. Maraming salamat, mga solid kapanalig, dahil nakaabot kayo dito sa dulo ng aking video. At magkita-kita na lang tayo sa next update. At ang next natin ay kuryente naman, mga kapanalig, no? Para meron na tayo dito ng magagamit ng mga tools para hindi na tayo mahirapan sa paggawa katulad ng pagputol ng bakal at paglalagare. So yun, hanggang dito na lang. I love you all, mga kapanalig, at lagi kayo mag-ingat. Simulan na magbulitan kasama si Louie TV.